ka pala galing kagabi? Ba't hindi ka umuwi? Problema ba si David? Tayo, nakita ka sa motel. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos dalawin ni Nalena at Mando, ang suspindidong si Rigor ay darating naman ang kagagaling lang sa eskwelang si David. Sasabihin ni Tess na sumabay na siya sa pagkain ng hapunan at itatanong kung saan ba umano siya nang galing kagabi at hindi ito nakauwi. Ngunit nakakunot noong sasagot si David na wala siyang gana sabay pasok sa kanyang kwarto. Itatanong ni Rigor kay Tess kung may problema ba umano si David. Sasagot si Tess na hindi niya alam dahil sabay silang hindi umuwi ni David kung kaya't hindi niya na ito naabutan. Maya-maya pa ay kakausapin ni Rigor si David para itanong kung anong problema nito. Diretsahang sasabihin ni David na nakita niya ang kanyang tatay sa motel kung kaya't itatanong niya kung bakit niya nagawang lokohin ang kanyang nanay Tess. Magugulat si Rigor kung papaano nalaman ni David, kaya't ibabalik niya ang tanong kay David kung ano rin ba ang ginagawa nito sa motel. Gagawa ng alibay si David at sasabihin niyang nasa labas siya ng hotel nang makita niyang nagmamadaling lumabas ang kanyang tatay Rigor. Kaya naman wala nang nagawa pa si Rigor kundi aminin na nangyari lang yon dahil sa sobrang kalasingan at nakiusap na sana'y huwag nang malaman ni Tess ang kanyang mga nakita para na rin hindi masira ang kanilang pamilya. Dagdag pa ni Rigor na mahal niya ang kanyang nanay Tess at hindi na ito magagawang ipagpalit kahit kanino. Ngunit ano rin kayang gagawin ni Rigor sa oras na malaman niyang nagsisinungaling din sa kanya si David at may girlfriend na ito na kanyang dinali sa hotel kung saan nga rin siya nadali ni Lena? Sasabihin rin kaya ni Santino ang kanyang mga narinig tungkol sa sekreto ng kanyang tatay Rigor? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan. Ito lang sa bagong tinututukan ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.